matanda na yung nanay mo, mayaan mo na siya. Nagiging pabigat na lang eh. Baka gumaan pa buhay niyo pag nawala siya. Buhay ng nanay ko! Pinag-uusapan natin doon! Hindi ibang tao! Ang bango. Favorito niya to. Sigurado mawawala ang pakot niya. Babe, dito na ako. Hi, babe! Uy, niluto ko yung masarap na pagkain. Ang paboritong paborito mo. Bakit parang ang dami naman yan? Nanami ba? Eh, naisip ko kasi baka pagod ka sa work tapos makarami ka nito. Next time, magluto ka para sa dalawa lang. Wala yan sa budget. Okay, babe. Okay, gawa tayo ng listahan para walang makalimutan. Di tayo mapagalitan, okay? So, luto, plancha, laba, palengke. Ano pa ba? Oh, babe, maligo na ako. Yung baon ko, huwag mong kakalimutan. Baka makalimutan mo na naman. Oh, babe. Ayusin mo, ha? Maligo na ako. Good. Asa na naman yung baon ko? Paulit-ulit ko lang sinasabi sa babaeng to eh. Tumatawag? Babe? Hello, babe? Hello, babe? Bakit ka tumatawag? Asan yung baon ko? Saan mo nilagay? Hindi ba nandyan? Naku, babe, I'm sorry. Nakalimutan ko eh. Ikaw naman kasi nagmamadali ka kanina. Nataranta na tuloy ako. Ano ba naman yan, Joanne? Paulit-ulit na lang. Gawa-gawa ka pa ng to-do list mo, tapos di mo rin pala gagawin. Eh, sorry na, babe. Hindi ko talaga sinasadya. Mapapagastos na naman ako. Bili ka na lang muna dyan. Babawi ako mamaya, promise, ha? Gastos pa rin yun, Joanne. Gastos pa rin yun. Gastos na naman, paulit-ulit na lang. Nakakabwisit ka. Sige na! Magkalita ka na naman tuloy. Ayos na. Babe, magkano na gastos mo sa groceries ngayong buwan? 5,000 din. Mahal na kasi nang bilihin ngayon eh. Ganun ba? Okay lang. Okay lang. Baka may extra tayo ngayong buwan. Gusto mo lumabas tayo? Talaga, babe? Oo, sana kung may extra budget tayo eh. Ano tayo, sine? Mm-mm. Sige. Oh, sige, balit ka. Tapusin ko lang to, ha? Liko lang ako, ha? Babe, tapos na ako. Ah, sige. Tapusin ko lang to. Okay lang ba yung suot ko? Ano yung suot mo? Dress? Ba't itim na naman? Eh, babe. Eh, sabi kasi nila, yung itim daw nakakapayat. Alam mo naman tayo, medyo tumataba na. Sabi ko, manonood tayo ng sine. Hindi tayo aaten ng burol. Tsaka, kahit naman anong tago mo, lalabas at lalabas yung taba mo. Ang hilig-hilig mong kumain. Hindi mo maitatago yan. Magpalit ka nga. Okay. Na lang kaya tayong umalis. Medyo masama din kasi pakiramdam ko eh. Joanne, huwag kang maarte, ha? Diba minsan lang tayo lalabas? Arte-arte mo naman? Sige na, magpalit ka na. Makalabas na tayo.
Eto, babe. Okay na ba? Oo, okay na yan, okay na yan. Tara na. Babe! Nauna na ako sa loob, ha? Init, eh. Sige, sunod ako. Si ate tumatawag. Bakit kaya? Hello, ate. Hello, Chu. Oh, anong oras na? Si Nanay, sinungkot namin sa ospital. Ha? Bakit? Ano nangyari? Bigla na lang natugba. Kailangan daw namin mag-deposit sa ospital. Tsaka may mga test pa kailangan. Kailangan namin ng pera. Sige, ate. Dali nyo siya sa ospital. Sabihin nyo sa doktor, gawin ang dapat gawin. Ako nang bahala. Try kong humiram kay Kevin kasi yung pera namin na kay Kevin, eh. Ha? Please, ate, balitaan mo ko. Gagawan ko ng paraan. Okay? Sige, mag-ingat kayo. Kevin? Kevin? Saan na ba kasi yun? Uy, kanina pa kita hinahanap, eh. Ang nangyari sa'yo? Sa'yo? Babe, si Nanay, tinakbo daw sa ospital, eh. O, bakit daw? Hindi nila alam, bigla na lang tumumba. Alam mo na yun, matanda. Sabi ko nga, eh, dalhin na sa ospital agad-agad. Dinala naman ba? Pero yan na nga, idadalhin na nga nila. Oh, anong magagawa natin? Kakailanganin nila ng pera para sa ospital, sa doktor, sa gamot. Wala bang public sa inyo? Libre yun na. Kahit saan namang ospital, kinakailangan ng pambayad, di ba? Eh, babe, baka po pwede mo namang hiramin muna natin yung sa emergency fund na tinatabi mo. Joan naman, emergency fund ng family natin, hindi ng pamilya mo. Eh, paano pag tayo nagka-emergency, anong gagamitin natin? Nagamitan ng nanay mo. Nag-iisip ka ba? Mag-isip ka naman. Grabe ka naman makapagsalita. Ang pamilya mo, pamilya ko. Ang pamilya ko, dapat pamilya mo din. Bakit? Kailan nila ako tinuring na pamilya? Pag pumupunta tayo sa inyo, lagi siyang mahihirit na tumigil ang mundo mo dahil sa akin. Na dapat nasa abroad ka na kung hindi ako dumating sa buhay mo. Paano ko magkakaroon ng amor sa pamilya mo? Anong pakialam ko sa nanay mo kung wala siyang pakialam sa akin? Di mo ba narinig yung mga sinasabi mo? Ha? Buhay ng nanay ko ang pinag-uusapan natin doon! Hindi ibang tao! Oo! May mga bagay na hindi kayo pinagkakaintindihan. Pero pag buhay na ang pinag-usapan, pagdadamutan mo ng pera? Meron ka namang pera? Yung pera na yan, hindi lang naman yan sa'yo, ah! Sa akin din yan, ah! Pera ng pamilya yan! Pero pera ko yun, pinaghirapan ko yun. Ako nagtatrabaho, nasa bahay ka lang. Anong karapatan mo doon? Alam mo, napaka-controlling mo. Akala ko, yung pagka-control freak mo, eh para sa ikakabuti ko, dahil mahal mo ko, pinagkatiwalaan ko lahat ng desisyon pagmula sa suot, sa bahay, at kung ano-ano pa, sa pera! Pero ito, buhay ng nanay ko ang pinag-uusapan dito. Hindi mo ako mapahiraman? Ibang klase ka din, no? Ano ba nangyari sa'yo? Hindi ka naman ganyan dati. Ba't di ka pumili? Yung pamilya mo? O ako? Ibang klase ka din, no? Ngayon, pinapapili mo ko? Kung mahal mo ko, hindi mo ko papipiliin. Ewan ko, Joe. Ewan ko, pag-iisipan ko, huwag muna tayo mag-usap. Mag-aaway lang tayo. Sasabihin ko na ngayon, sasagutin kita, wala tayong pera. Wala tayong ibibigay. Matanda na yung nanay mo, kaya mo na siya. Nagiging pabigat na lang, eh. Baka gumaan pa buhay niyo pag nawala siya. Hindi mo sinasadyang sabihin yan, di ba? Nabibigla ka lang. Magbibigyan kita. Sige.
kung sa tingin mo na kaya kong abandonahin yung nanay ko? Doon ka lang kakamali. Pag-isipan mo yung sinabi mo, ah. Diyan ka na pala. Saan ka pumunta? Sorry ah. Na-realize ko, mali ako. Tama ka na hindi ko sinasadya yung mga sinabi ko. Eto, yung emergency fund natin. Gamitin mo. Sa'yo na yan. Kasi yung taong may kailangan yan, wala na. Patay na. Wala akong nagawa. Dahil sa kakasunod ko sa'yo. Dahil gusto kong maging masaya ka. Dahil mahal na mahal kita. Hinayaan kong kontrolin mo lahat sa akin. Magsimula sa sinusot ko, sa pananalita ko, sa mga desisyon ko. Alam mo, kakasunod ko sa'yo. Namatay ang nanay ko. At nag-iisip ako, wala akong magawa. Wala akong magawa. Pero hindi pa pala tapos. Mayroon pa pala akong magagawa. Kaya I'm sorry, Kevin. Iiwanan na kita. Maghiwalay na tayo. Yun na lang ang isang bagay na mabibigay ko sa sarili ko. Ano? Hindi. Hindi na ako papayag na makontrol mo at ang buhay ko.